Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagali namin siya kanu agamisya, zaya manamis kanu bayuman sa kanu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pangani namin kanu Allah ta'ala, ama puyo na sang kanu sa kanu mapya, ang mga mambatabat do kanu man na lugar. Pangani tanu sa kanu Allah, naso kasayahatra, nukalilintad, papiano man giginawa na ingin o Allah ta'ala sa kita no tanu. Alhamdulillah, so kabarbahagyan tanu, na bisita tanu, na si Ustaz Muhammadin Mamaluba kada pa kanu niya sa nun niya sa XUM Radio Ukay sa Davao City. Ustaz, amma ba'd, fa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilang pagpauna ay salamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng biyayang tatamasa natin dito sa mundo. Kasama rin natin ang butihing Sheikh Al-Ustaz Ismail Tahir. Sa generation natin ngayon, marahil karamihan sa atin ay gusto natin magkilala ating mga kaibigan, gusto natin magkilala ating kamag-anak, tunay na kamag-anak, tunay na kaibigan, tunay na asawa, tunay na mga anak, tunay na mga kapatid. Ang topic natin ngayon ay kung saan ito ay importante sa ating generation ngayon dahil aming mga taong nakikita natin sa panahon ngayon. May isang imam na may lumapit sa kanyang lalaki, tanong ito, imam na ito. Ya imam, ano ko ba malalaman ng kabutihan ng isang tao? Ano ba malalaman ng tunay na tao? Sinabi ng imam na ito, unang-una ay yu'rafu az-zawj 'inda maradi zawjati. Malalaman ang tunay asawang lalaki kung nagkasakit na ang asawang babae. Tu'rafu az-zawja 'inda fakri zawjihi. At malalaman ang tunay na asawang babae sa oras, sa mga araw hihirap na ang asawang lalaki. Pangatlo, wa yu'rafu as-sadiq 'inda ash-shidda. At malalaman ang tunay na kaibigan sa oras ng kagipitan. Wa yu'raful abna 'inda shaykhukati walidihim. Malalaman din ang tunay na mga anak raw na tumatanda na ang kanilang mga magulang. Yu'raful ikhwa 'inda al-mirath. At malalaman ang tunay na kapatid sa oras, mga araw na pinaghahatian na amanan ng mga magulang kapag sila naglaho na dito sa mundo. Yu'raful aqriba al-ghurba. At malalaman ang tunay na kamag-anak oras na tayo ay nag-iisa. Wa yu'raful hubb haqiqi 'inda intihai al-maslaha. Aman ang tunay na pagmamahal kapag natapos na ang interes. Yu'raful mu'min 'inda al-ibtila. Alaman ang tunay na mu'min kapag siya ay dan ng pagsubok, babaihan. Malalaman ang tunay na asawang lalaki kapag sila ay, kayo ay nagkasakit. Ang tunay na pagmamahal ng isang lalaki ay naipapakita niya sa kanyang asawang babae sa kasaganahan. Siya ay sagana, siya ay walang sakit, at naipapakita niya ng sobra ang pagmamahal kapag nagkasakit na ang kanyang asawang babae. Mayroong mga lalaking, hindi lahat, pero may mga lalaking kapag nawawala na kagandahan ng kanilang asawa at kapag nagkasakit na ang kanilang asawa, nawawala itong kahabaga, pagmamahal at awa puso ng lalaki na ito. Dahil ang gusto lang niya, ang hindi tunay na pagmamahal, ay ang gusto lang niyang pagsilbihan ang kanyang asawa. Mga oras, mga araw na maganda ang kanyang asawa. Ngunit kapag nagkasakit ang kanyang asawa, nawawala yung ganda ng kanyang asawa, nagpabago ang lalaki na ito. Nawawala kahabagan, pagmamahal at awa. At iniisip niya, kapintas ang paghugas niya ng pinggan, wawalis pag-alaga sa mga bata. Kapatid sa pananampalatayang Islam, mahalin mo ang iyong asawa. Tignan natin ang kasaysayan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kanyang kasaysayan sa kanyang mga asawa ay tumutulong siya sa gawaing bahay. Tumutulungan niya ang kanyang asawa dahil pagsamba yun. Gawa ka ng pagsamba dahil minamahal mo ang iyong asawa. At may nagtanong kay Aisha, ba ang ginagawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tahanan? Ni Aisha, ginagawa niya ang gawa ng asawang lalaki. Tumutulong siya, kaya hindi ka pintasan, naghuhugas ka ng pinggan. Mas ipakita mo sa iyong asawa, mas sobra pa yung pagmamahal mo sa kanya oras na siya ay nagkasakit. Yan ang tunay na pagmamahal, kapatid sa pananampalatayang Islam. Masha Allah.
Pangalawa naman, natu'arapu zawja, da fakri zawja. Ektaran naman ngayon. Lahat, pero mayroong kababaing oras na nakukuha pa nila ang kailangan nila sa kanilang asawa. Ay papakita niya ang ting pagmamahal sa kanyang asawa at napapasaya niya ang kanyang asawa at naipapakita niya ang pagmamahal sa kanyang asawa. Ngunit pag natapos na, pag naghihirap na kanyang asawang lalaki bago ang ugali ng babae na ito, di nagtitiis at sinasabi niya, paganito, bakit ba ganito, di ganito ang buhay ko nung akong asawa. Sa pananampalatayang Islam, mong mabuti kakayahan ng iyong asawang lalaki. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ينفق مما آتاه الله. Hayaan siyang gumastong ipili bagay na hindi niya kaya, nang masaya ka. Pero muman, tignan hanggang saan ang kakayahan ng iyong asawa. Kung ipilit ang bagay na hindi niya kaya, yun ang tunay na asawang babae, nagmamahal, tunay na nagmamahal sa kanyang asawang lalaki. Hello, tapos sadiq, shidda. Kung sa panahon natin ngayon, kung mga kaibigan, kung kapanahonan, oras, mga araw, siya ay nagkakaproblema, kung tulong ka sa kanya, tulungan mo siya. At sa naging masaya siya, ay natulungan mo sa kanyang problema. Ginawa mo ang lahat para lang matapos ang kanyang problema, dahil ikaw ay tunay na kaibigan. Ngunit, pag ikaw naman ang nagkakaproblema, di tumutulong, walang utang na loob. Gusto niyang umiwas, tumayo, para lang maiwasan ka. Hindi ka tinutulungan. Hindi tunay na kaibigan niya. Mas mainam pa yun kung sa kanyang na may kakayahan siya, tulong na isalapi, kundi ang advice, mainam pa yun sa doon sa taong may kakayahan pero hindi tumutulong. Ang tunay na kaibigan, kapag doon ng problema ang iyong kaibigan, huwag mong haya, tulungan mo dahil tinulungan ka din ng mga oras na may problema. Ang apat, ayu'raful abana inda shaykhukati walidihim. Aming ganito, yung mga ganito, talagyan ng mga inabandunang matatanda na wala nang pakialam ang kanilang mga anak. Mayroong mga anak, pag tumatanda na ang kanilang mga magulang, talagay doon sa lugar. Wala nang pakialam ang kanilang mga anak. Kapatid sa pananampalatayang Islam, isipin mong mabuti at ilagay mo sa puso mo kung gaano naghirap ang iyong nanay araw na ikaw ay nasa loob pa ng tiyan ng iyong nanay. Parang nahihakbang na ang kaliwang paa ng iyong nanay sa libingan. Dahil sa kiro, sakit nung ikaw ay panganak na. Kapatid sa pananampalatayang Islam, nung ikaw ay malaki, ay patay ka sa sila ay kumakain. Allah. Bakit yan ang ugali? Bakit hindi mo man lang naisip na kung gaano kahirap ang pinaanan ng iyong nanay oras na ikaw ay naalagaan pa? Hap, ginawa niya ka sa hating gabi at nagigising sila. Kapatid sa pananampalatayang Islam, sabihin mong mabuti. Mga hanggang sa paglaki ay inaalagaan pa ng kanilang mga magulang. Sa pananampalatayang Islam, mayroong naisipan na tayong idea sa mga bagay. Mas mainam na tulungan natin ang ating mga magulang. Mas maganda sa isang anak, uwi na sa bahay, ay may naibibigay siya sa kanyang mga magulang. Masyaallah. Hindi yung mga anak na pag-uwi sa bahay, problema lang ang binibigay sa kanilang mga magulang. Pero sa ibang tao ay lahat na happiness at ng kasiyahan na ipapakita niya sa ibang tao. Pero pag nakauwi sa bahay, problema lang ang ipinapakita sa kanyang mga magulang. Patid sa pananampalatayang Islam, sinuan mo ng mabuti ang iyong mga magulang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuka alla ta'budu illa iya wabilwalidayni ihsan. Wala kang sambahin na maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at pakitunguan mo ng mabuti ang mga magulang. Kahit yung oof na sinasabi, ay yung pwede sa ating mga magulang. Kaya pag yung mga may nakikita tayo ngayon sa generation ngayon, mga anak na katarungan sa kanilang magulang, mas malakas pa kanilang bunganga, mas mataas pa ang kanilang kilay kapakita sa kanilang mga magulang. Sasaktan nila ang kanilang mga magulang, hindi lang sa salita, hindi, sasaktan nila ng kanilang mga kamay. Kapatid sa pananampalatayang Islam, mahalin mo ang iyong mga magulang bilang yan yun para makapasok ka sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala.